graduate po ng HRM pero hindi tayo magluluto rito ngayon. So pray po muna tayo. Lord, maraming salamat Panginoon sa hapon na to. And we invite Panginoon yung Holy Spirit mo na kumilos Panginoon sa lugar na to. And sa ako po mag-share ng word mo, Lord, anoint mo Panginoon ako. Maraming salamat Panginoon, in Jesus name pray. Amen. So yon. So, ang title po natin ngayon is Heart Check. Yun, thank you sa tubig. Heart Check. So, ganito po tayo lahat. Pitikin natin yung dibdib natin. Ano, carbon ba yan, Lodi? So, yung heart po natin is speaks about life. Diba? So, kapag natibok yan, syempre buhay ka. Diba? So, punta po tayo sa verse, Matthew 6:21. For where your treasure is, there your heart will be also. So, kung asan daw yung kayamanan mo, ando dun yung puso mo. Kung asan yung interest mo, ando dun yung puso mo. So, ano ba yung mga bagay na ando dun yung puso natin? Ano bang bagay yung mga kinaiinteresan natin? Tao ba yan? Bagay ba yan? Diba? Laro ba yan? Online games ba yan? Mobile games ba yan? Diba? Kung ano yung pinag-aalayan mo ng attention mo, is nandoon yung puso mo. Then, share ko lang po, usapang puso na rin naman, si Kuya Dan po is pinanganak na Blue Baby. Yun. So, Avatar. Yun. So, sabi po ng mga doktor, is hindi na daw po ako magtatagal. Yun, kila Papa. And kinakausap nila si Papa na kung po pwedeng pag-eksperimentohan daw ako. Diba? O operahan, gano'n. So, hindi pumayag si Papa. Ibinatel nila sa prayer yung aking pagkabuhay. So, ngayon po, 30 years old na ako. And malakas po, napagaling po ng Panginoon. So, thank you, Lord. Diba? Then, may isang kwento po na ano, na isang businessman, diba? Pinagtagumpay ng Diyos, talagang yumama ng bongga. Diba? Pero kuripot po siya. Kuripot siya. Kasi syempre, pinagpaguran niya yun eh. Yung bawat kinikita niya, pinagpaguran niya. Dumating po yung point na na-hold up siya. Diba? Na-hold up siya, ilabas mo yung pera mo. Amin na yung pera mo. Kuripot po siya talaga, ayaw niyang ilabas yung pera niya. Binaril po siya sa tagiliran, nakatakbo pa po. Nakatakbo pa, hanggang sa natakbo siya, binabaril siya ng binabaril, and tumatakbo pa, dire-diretso pa yung pagtakbo. Bumabagsak, tumatayo ulit, tapos tumatakbo. Diba? Tapos, nung tinamaan po yung wallet niya ng bala, dun po siya namatay. Diba? Yung point is, yung puso niya ando doon sa yaman niya. Diba? Nasa pera niya. So, punta po tayo dito sa point one. Sino ba laman ng puso mo? Tanungin mo nga yung katabi mo, sino ba yung laman ng puso mo? Pamilya ba natin yan? Di ba? Pamilya ba natin yan? Nililigawan ba natin yan? Girlfriend natin? Di ba? O mga bagay na gusto nating makamit? Diba? Sino ba yung nasa puso natin? Kasi kung ano yung nasa puso natin, yun mismo yung lumalabas sa bibig natin. Di ba? Yun yung lumalabas na kwento. Diba? Yun yung naiisip ng isip kung ano yung takbo ng puso natin. Eh, namatay. Yan. Sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So, ang puso mo, ingatan mong mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So, ingatan po natin yung puso natin. Diba? Nagtataka ako nung high school life ko, may mga ano bang tawag dun sa may mga sa mga babae mahilig na Islam note ba yon? Islam book, di ba? Magpapapirma-pirma ng anong ideal guy mo? Ganon tanong dun, di ba? Diba? Nakabasa po ako ng ganon, pinag-fill up ako sa ganon, di ba? So,
yun ang unang resume ko eh, na pinil upan eh. So, nagpipil up po ako doon, and naibalik sa akin ni Lord yung ganung, yung nakaraan, diba? Para kagabi lang siya na nakita ko na, Lord, parang oo nga, no? Diba? Nakasulat doon yung mga ideal guy, diba? Ideal girl. Tapos, ang may mga lagi nakasulat doon, syempre gusto natin yung God-fearing. Diba? Sino nakapagsulat ng ganon? Na ang gusto niya, may takot sa Diyos, yung kanyang magiging partner. Pero sa panahon po ngayon, talo ng looks yun, yung God-fearing na yun. Talo ng looks yun, totoo. Kapag taga-simbahan, mga nanliligaw, laban sa artista, mas pipiliin ng babae yung artista. Diba? Natatalo po siya ng looks. So, bilang Kristiyano po, yun, dapat ang puso natin ay iniingatan natin. Kasi ang puso natin is, yun sabi ko nga kanina, nag-i-speak siya ng buhay. So kapag ka okay ang puso mo, buhay ka. Diba? So, iyan pong buhay na yan, Diyos ang nagbigay po sa atin yan. Kaya dapat pinapahalagahan natin. So, punta naman po tayo si, pag nagmamahal ka, dapat meron kang, yan, una-una, loyalty. Yan. Loyalty, time, at saka effort. So, loyalty, katapatan. Diba? As a Christian po, dapat po, pag sinabi natin mahal natin si Lord, diba? Hindi natin siya pinagpapalit sa kahit anong bagay. Diba? Hindi siya, Kuya Dan, hindi ako makakapag-church ngayon kasi wala akong damit na isusuot eh. Diba? Sino ba ang pinupuntahan mo sa simbahan? Is it your cell leader? Diba? Yung crush mo? Diba? Sino ba ang pinupunta natin sa simbahan? Diba? Dapat si Lord, diba? Kung tapat tayo sa Kanya, of course, dapat marunong din tayong ibigay yung dapat sa Kanya, diba? Yung ano yung Kuya Dan? Yung tithes natin, yung offering natin, yung attentiveness natin na makinig ng message niya. Yun. Dapat tapat ka sa nararamdaman mo. Yun. So dapat tapat ka raw sa nararamdaman mo. Dapat tapat din. Dapat tama din at tapat yung motibo mo. So sa panliligaw po, yan. Punta na tayo sa panliligaw. Sa mga girls, di ba? Sa mga girls, dapat po tinitingnan nating mabuti kung ano yung motibo nung nanliligaw sa atin, di ba? Kahit gaano mo yung katagal paghintayin, basta makita mo lang yung motibo niya na tama sa iyo, then yun na yun. Ask ka kay God na, Lord, ito bang nanliligaw sa akin na to is okay na ba? Ito na ba yung bigay mo? Diba? Ito na ba yung makakasama ko pang habang buhay? So yun. Punta naman po tayo sa time. Yan. Laging may oras makipag-usap sa minamahal. So pag nagmamahal ka, mahalaga rin na meron kang oras. Diba? Hindi siya yung tirang oras, kundi pinag-aalayan mo talaga ng oras. Diba? Na makausap siya. And sa pakikipag-usap, communication, mahalaga po yan sa isang relasyon. At saka sa mag-uumpisa pa lang na magkaroon ng relasyon. So, yung pakikipag-usap po is naka-andyadyaan po yung ano. Pagka kayong dalawa na lang ba ang magkausap na nanliligaw sa inyo, anong topic nyo? Ano ba yung pinag-uusapan nyo? Diba? May mga lalaki na sobrang, pag nanligaw, gusto nila sobrang bilis. Diba? Naka isang linggo na nga ako eh, ayaw mo pa akong sagutin. Diba? May mga ganun na nagpapaawa pa, diba? Nagpapaawa pa. Magagaling po dyan ng mga lalaki. Naranasan ko rin po yan, tsaka ni Kuya MJ nyo. So, yan. So, as a Christian, dapat po, pag mahal natin si Lord, lagi tayong nag-aalay ng oras para sa Kanya, para makausap siya, para maglambing sa Kanya. So, kailangan po natin is prayer life. Diba? Kailangan po natin manalangin, kasi time nyo na yun ni Lord eh. Quality time nyo yun ni Lord. Ikaw at ang Diyos lang. Diba? Tsaka yung pagde-devotion. Sino po ba sa atin yung nagde-devotion?
So yun, unti pa lang, no? Yung nagdi-devotion. So, mga cell leader, ano pong ginagawa nyo? Yun. Then, pangatlo is serving. Serving God. So kapag may oras tayo kay Lord, dapat pinapatunayan natin, dapat pinaglilingkuran natin siya, hindi dapat kung ano-ano yung ginagawa natin, di ba? And huling-huli is effort. Yan, effort. Yan. Kasama dito ang pagsasakripisyo sa effort, kasama dito ang pagsasacrifice, di ba? Na yun talagang mababago yung sarili mo, di ba? Babaguhin mo yung sarili mo, para kaaliwang ka ng nililigawan mo, para kaaliwang ka ng gusto mo. Tatanggalin mo yung bisyo mo, di ba? Kung ayaw na nililigawan mo ng bisyo mo, but hindi mo tanggalin, di ba? Kung mahal mo yung tao, lahat kaya mong gawin eh. Yan. At ang pinakamalaking ano daw, pinakamalaking effort ay ang paghihintay. So, mga girls, pag may nanligaw po sa inyo, please, 7 years bago nyo sagutin. Diyan nyo po siya makikilala eh, di ba? Kapag tama yung motibo niya. Kapag hindi po tama yung motibo niya, bibitaw yan. Di ba? Bibitaw yan. So, tayo naman po mga girls, wag po tayong marupok. Di ba? Kasi minsan, talagang ano eh, talagang siya na yung bigay ni Lord eh. Bakit? Paano mo nasabi? Kasi kapag ka nagtatama yung mata namin, may spark. Di ba? Ba't hindi makita nung iba yung spark? Di ba? So, mga girls, bantayan po natin yung ano, yung sarili natin, and then yung puso natin. Kasi po, ang puso po, mabilis siya madaya. Kaya maraming nasasaktan na mga kababaihan, kasi, at saka mga kalalakihan rin, kasi, mali yung pag-ibig na nararanasan nila. Diba? Ang bilis natin sumagot sa mga lalaking gusto natin, yung pala mali ang motibo. Ang ending sa huli, iiyak tayo. Diba? Sa pagmamahalan po, dalawa dapat nang nagmamahalan. Hindi dapat isang tao lang yung nagmamahal. Diba po? Ala, nagulo na yung notes ko. Yan. So, ayun nga po. Then, pangalawang point po, ito, tanong mo to sa katabi mo. Nasaktan na ba ang puso mo? So, kapag po tinignan natin yung puso ng mga cell leader nyo, marami na pong band-aid dyan. Bukod sa maraming band-aid dyan, marami na rin tinik na nakatusok dyan. Diba? Every time na sinisinzone natin sila, diba? Tao yan, nasasaktan rin yan. Diba? Every time na hindi natin sila sinisipot, nasasaktan yan. Diba? Kayo, tatanungin ko kayo personally, nasaktan na ba kayo? Nasaktan na ba yung puso nyo? Diba? Nadurog na ba siya? Diba? Yung kanta ni Michael B, pinakain pa nga yun sa aso, diba? Yan. So, sa Psalms 147:3, He heals the brokenhearted and binds up their wound. So, si Lord, kaya niyang ano, kaya niyang i-restore ulit, di ba? Mapanumbalik pa rin maalis yung mga hinanakit natin sa puso natin. Maybe, gawa ito ng family natin, di ba? Gawa ito ng mga minahal natin, di ba? Mga planong nabigo, di ba? Kabiguan sa buhay, mga nawalang mahal sa buhay. So, nagkakaroon po talaga ng sugat sa puso natin kapag yung tao is nagawan tayo ng mga mali. So, pinakamabisang paraan daw para makapag-move on. Yan. Usapang move on naman. Kanina, ligawan lang eh. Number one, focus in seeking God. So, hindi sagot yung alak, hindi sagot yung kaibigan, hindi sagot yung pagpapakamatay para makapag-move on ka. Diba? Hanapin mo yung presence ni Lord. Diba? Na, Lord,
nasaktan ako eh. Ouch. 'Di ba? Palambing naman po. 'Di ba? So asamin natin lagi yung presensya ni Lord kapag dumating tayo sa kabiguan moments natin ng buhay natin. So, sabi dito, magbabad ka sa kanyang salita at pangako. Pangako niyang paunlarin at pagtagumpayin ka, hindi para magmukmuk at masaktan. Diba? Si Lord, maganda ang plano sa atin. Diba? Si Lord, maganda ang kinabukasan natin sa kanya. So minsan, ano tayo eh, naipagpapalit natin yun, nakakalimutan natin yung promise ni Lord sa atin. Kasi nabibigyan tayo ng mga pangako na napapako ng mga tao eh. Diba? Hindi, ano ko sa'yo, panghabang buhay na kita eh. Diba? Panghabang buhay. Yung pala, pang flex ka lang sa Facebook. Diba? Pang mall ka lang. Diba? Sa mga lalaki, alam nyo yung usapang ganito. Yung merong pambahay, panggala. May mga usapang ganyan. Yung mag-girlfriend yung mga lalaki, meron pang bahay lang. Diba? Mag-girlfriend ulit siya ng panibago kasi yun yung pang-mall niya eh. Diba? Iba rin yung pang-flex niya sa mga kaibigan niya. No? Uy, girlfriend ko to si ano eh, model yan. Ah, ganyan. Diba? Pangyabang lang. Kayo, ano ba? Pangyabang lang ba kayo? Pang-flex lang ba kayo sa social media? Diba? Pang ano lang ba kayo? Pang-palengke ba kayo? Diba? So, dapat tayong mga girls, iniingatan natin yung sarili natin. Diba? Number two, focus on God's love. Yun. So, mag-focus daw tayo sa pag-ibig ng Diyos. Diba? When we first na tinanggap natin si Lord, ano ba yung naranasan natin sa buhay natin? Diba? Na, Lord, tinanggap kita ngayong araw na to eh. So andiyan dyan pa yung on fire ka, di ba? Andiyan dyan pa yung napakasipag mo mag-invite, napakasipag mo mag-share ng word, di ba? Pero ngayon, habang tumatagal ka, asa na yun? Di ba? Asa na yung init ng pagmamahal mo dati kay Lord? Ngayon, mahal ka ni Lord, kaya love back mo na din siya. Di ba? Asa na naman yun? Dahil di kanya bibitawan, di kanya iiwanan. So, mas piliin natin na ano, na sa oras ng kabiguan, Diyos ang hanapin natin. Diba? Maraming tao dyan na galing-galingan, todo payo, diba? Pero iba pagka si Lord eh. Hindi siya ano eh, hindi siya more on payo, more on kilos siya sa buhay mo. So, number three, serve Him. Para mabago yung kaisipan mo, abay maglingkod ka, di ba? Ituon mo sa paglilingkod yung isip mo, paglilingkod sa kanya. Sabi nga rito, paglingkuran natin siya ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Huwag ka mag-focus sa kabiguang naranasan mo. Hakbang ka, aminin mo sa Diyos ang kailangan mo. Ano? Humakbang ka, aminin mo sa Diyos na kailangan mo ang tulong niya. So, mahalaga na pag nasasaktan tayo is alam natin yung lalapitan natin talaga. Di ba? Alam natin yung kung sino yung makakatulong sa atin. Hindi tayo lalapit kung kani-kanino. Of course, sa leader nyo, yung mga sa leader nyo, pwede nyo lapitan yan. Bakit? Kasi yan yung pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon eh. Diba? At kayo, pinagkatiwala rin ng Panginoon sa kanya. So, hindi lang yan basta laging naguutos, nagagalit. Love na love kayo niyan, ng mga cell leader nyo. Kaya, lagi tayong ano, lagi nating sundin kung ano mang naririnig natin sa kanila. Lagi nating sundin yung mga payo nila. Diba? Dahil, habang tinutulungan nila kayo, diba? Habang tinutulungan nila kayo, ang goal ng mga leader nyo is doon, kayo na yung magiging sa pwesto niya. Diba? Hindi ka tinawag ng Diyos para maging tagasunod lang. Diba? Tinawag ka niya para maging leader din, para mangaral din sa ibang tao. Diba?
So sa paglilingkod natin kay Lord, kailangan dito pusuan. Hindi porket magaling ka sa ganyang bagay, sa ganyang larangan, talentado ka sa ganyan, is mapiplease mo si God. Diba? Si Lord ang laging tinitignan niya puso. Diba? Tapos, yan. Number three, yun, malapit na tayo matapos. Number three, gaano katatag ang puso mo? Gaano katatag yung puso mo? Yung puso mo ba, binalot na ng bato? Diba? Di mo alam dahil sa'yo. Diba? So, yung puso natin ba manhid na? Sa kabiguan? Diba? Lord, hindi ko na kayang magmahal talaga eh. Parang hindi ko kayang maging leader, Lord. Parang hindi ko kayang i-share yung love na naramdaman ko sa'yo kasi ayokong magmahal ng ibang tao eh. Galing na ako dyan eh. Diba? Nagmahal ako ng isa, nasaktan lang ako eh. Diba? Nagmahal ako, ninahal ko yung family ko, pero tingin pa rin nila sa akin, napakaliit ko pa rin, wala pa rin akong marating sa buhay. Diba? Gaano katatag ang puso natin? Yan. Sa Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. So, kapag tinanggap na natin si Lord, papalitan niya talaga yung puso natin eh. So, ilalagay niya yung pusong nakakaramdam. Bakit? Para pag kumilos siya, ramdam natin, 'di ba? Yung presensya niya, 'di ba? Ang pusong pinanahanan ng Diyos ay matatag sa kabila ng maraming hamon sa buhay. So, hindi ka tinawag ng Diyos para mag-quit lang, 'di ba? Tandaan mo, tinawag ka ng Diyos dahil para pagtagumpayin ka sa buhay, 'di ba? Para paunlarin yung buhay mo. Diba? Hindi kanya tinawag para lang tinatawag kita. Diyan ka lang ha, huwag ka malikot. Diba? Hindi ganun si Lord. Ang gusto niya, mapangyari yung pangako niya sa'yo. Pero of course, kailangan nating sumunod. Kailangan nating kumilos. Diba? Kaya may pagsubok. Diba? Ito, maraming tao yung pagsinubok ng Panginoon talagang naglalaylo na lang. Diba? Alis na lang ako sa simbahan kasi narinig ko yung preaching ni Kuya doon. Parang ano eh, parang lahat patama sa akin eh. Sa ibang church na nga lang ako a-attend. Diba? O kaya dumating yung bagyo sa buhay. Diba? Nagkaroon kayo ng problema, nawalan kayo ng pera. Pamilya. Diba? Tapos, magmumukmuka na lang kasi wala na kayong pera eh. Wala na, nagpapautang, wala na kayong mapagkuhanan ng pera. Magmumukmuka na lang. So si Lord, inaalaw niya mangyari yung mga problema na yon. Bakit? Para malaman mo yung pangako niya na mananagumpay ka. Diba? Nasa sayo kung magkukwit ka o yung aharapin mo yung pagsubok na yon. Diba? Tapos, ang pusong tapat, dalisay, at prayerful ang hanap ni Lord sa lahat ng umiibig sa Kanya. Hindi tumitingin si Lord sa itsura mo, sa galing mo, o sa talento mo. Si Lord, sa puso lagi nakatingin. So, kasi automatic na yan eh. Bakit ka patitignan ni Lord sa itsura mo? Winangis ka na nga niya na katulad niya, di ba? Kagaya niya. So, lagi nating asamin na yung puso natin is laging maging pure. Pagka tatawag tayo sa Kanya, hindi lang pag may kailangan tayo, hindi lang pag masaya tayo, di ba? Pag-alayan talaga natin ng panahon si Lord, ng oras si Lord. Kasi, before po, ako is galing ako sa sa buhay na, although anak ako ni Pastor, tsaka ni Pastora, dumating din po ako sa punto na backslider ako sa heart. Diba? Wala, kumbaga, mag-church lang ako dahil required eh. Anak ako ng pastor, so kailangan present ako every Sunday. Kailangan andun ako sa bawat gawain bilang pagsuporta sa mga magulang ko. Pero nakita ko yung
ako na yung nagiging pabigat sa pamilya namin. Di ba? Pinag-pray nila ako nung gumaling yung puso ko, di ba? Okay na siya. And nung lumalaki ako, mas dapat pa pala nilang ipag-pray yun. Kasi si Kuya Danyo po ay talagang matigas ang ulo nung mga panahong nasa kapanahunan pa niya. Yun. So, nung lumalaki na ako, simula high school, papunta ng college, talagang ang prayer nila is baguhin ako. Diba? Dahil hindi po talaga ako ganong katino. Mas nag-e-enjoy ako sa mga activity ng mundo kaysa sa simbahan. So, a-attend lang ako ng church para lang pagsuporta sa tatay ko. Pero ngayon po, pinakita sa akin ni Lord nung pandemic na tawag ka ng tawag sa akin pag may problema ka. Diba? Sino ba nilalapitan mo sa oras na naguguluhan ka, sa oras na hindi mo na kaya yung sitwasyon? Diba? Pinakita sa akin ni Lord na gano'n, na oo nga, no? Pupunta lang pala ako sa iyo, Lord, pag may kailangan ako. Diba? Pero kahit sa ganung pangyayari sa buhay ko, hindi pa rin niya ako pinabayaan. So ngayon, nilabak ko na siya. Diba? Kaya labak na rin kayo sa kanya. Yan. So makikita nyo, yung pagka minahal nyo si Lord ng buong puso, makikita nyo lahat ng promise niya sa'yo. Eh. Diba? Nagiging matatag ang puso kapag totoo ang pagmamahal niya sa Diyos. So, yan na po yung last natin. Yan. Laging manalangin, mag-devotion, i-practice mo na to ngayon. Diba? Para habang ginagawa mo pa lang siyang practice, habang tumatagal, habang umuunlad ka sa buhay espiritual mo, nagiging part mo na yung pananalangin, pagde-devotion, 'di ba? Nagiging natural na sa iyo. 'Di ba? So dapat bilang mananampalataya, tayo mismo yung gumawa ng paraan para umunlad yung buhay espiritual natin. Yung mga leader natin nandiyan para gumabay sa atin. Pero ang kilos talaga nasa sayo eh. Nasa sarili mo. Diba? So, lagi natin i-check yung heart natin. Is it pure? Yung mga sinasabi ba natin sa prayer natin? Pure ba? O mema na lang? Minsan mema na lang eh. Diba? May masabi ka na lang eh. Diba? Yung sinashare ba natin sa ibang tao? Pure ka ba doon? Salita ba ng Panginoon yun? Diba? Minsan, salita mo na lang yun eh. Diba? Baka kaya hindi mo maranasan na matagumpay ka kasi apakabilis mo mag-quit sa mga problema eh. Diba? Minsan niya, sa sobrang galing ng tao, yung problema niya na ipapasa pa niya sa iba. Diba? Iba, siya yung may problema, iba yung gusto niya magsolusyon. Diba? Kapag may problema tayo, harapin natin. Diba? Tawag tayo kay Lord. Lord, kailangan ko yung tulong mo. Kailangan ko maging matatag. Ayusin mo yung puso ko. Ayusin mo yung buhay ko. Diba? Sa conclusion po, Matthew 22:37, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." So, lagi po natin tandaan na ang pagsunod sa Diyos, pusuan po ito. Hindi porket magaling ka sa bagay na yun is, yun na lang nang yun yung gagawin mo. Hindi porket magaling ka tumugtog, yun na lang nang yan, di ba? Si Lord gusto mag-excel ka, di ba? Kaya kanya binibigyan ng, inaalaw niya yung mga problema na dumating sa'yo. Diba? Para sa ikaw, uunlad mo yun eh. Kumbaga para ma-upgrade ka. Version 2.0. Diba? So ngayon po, ayan, may mga bago tayo. So tinatawagan ko po yung mga first timer. Si Cyril, si Cyrus, tsaka si Princess pa. Magkakapatid to ah. Oo. Susunod niyan si Papa tsaka si Mama, kasama na natin. Wala nag-invite na ito. Diyan na lang. Diyan sa mga. Diyan. So magpipray lang po si Kuya Dan. Pag
magpe-pray lang kayo ni Kuya Dan. So, Panginoon, maraming salamat po sa hapon na to. And kahit mga bata yan, may kaluluwa yan, aalagaan namin yan, Panginoon. Tutulungan mo kami, Panginoon. And Lord, nawa na sa kamusmusan, Panginoon, ang kanilang edad ay ma-receive ka na nila, Panginoon, sa kanilang puso. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo. In Jesus' name I pray. Amen. Ngayon po, tayo po tayong lahat. Sino ba sa atin yung ano? Yung gustong maglingkod sa Panginoon? Sino ba sa atin yung handang umamin na napakarami ng sugat ng puso ko? Pwede po bang anyayahan ko po kayo sa harapan? So, yung mga lalapit po sa harapan, pigit po tayo. Then, alalahanin natin yung mga kabiguan natin sa buhay na naranasan natin. Yung talagang tumatak na kahit hanggang ngayon, kapag naaalala natin, medyo masakit pa rin, medyo may kirot pa rin. So, pigit tayo, alalahanin natin. Anong gusto ko, kayo mismo yung manalangin sa sarili nyo. Buhay nyo yan eh. Walang dapat na ibang concern dyan, kundi kayo. Diba? So, ask tayo kay Lord ng tulong niya para mapagaling yung mga kirot, yung mga sugat sa puso natin. Salamat, Panginoon, sa iyo. Nai-enjoy lang namin, Panginoon, yung paglilingkod at pagpupuri namin sa iyo. Nawa na ipanumbalik mo, Panginoon, ang apoy, Panginoon, sa kanilang puso na yung kaligtasan na natamo nila sa iyo, hindi lang basta sila lang, maibahagi din nila sa iba.
Salamat Panginoon sa hapon na to. Kayo po ang makita sa buhay namin, sa paglabas namin ng simbahan na to. Maraming salamat sa banal na Espiritu mo, Panginoon, na kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, dahil itinako mo kami dito na ligtas. At paglabas namin, Panginoon, ay ibabahagi namin rin yung kaligtasan, Panginoon, na galing sa'yo. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen.